6 na barangay sa bayan ng Calasiao binabantayan ng MHO dahil sa mataas na kaso ng gastroenteritis. Sundan sa report. Bilang isang ina, nais umano ni Aileen Paraino mula Barangay Banlag, Calasiao, Pangasinan na laging malinis ang mga kasangkapan na ginagamit ng kanyang anak. Tinitiyak din niyang malinis ang kanilang bahay. Mas maigi na umanong nag-iingat kaysa magkasakit ang kanyang anak. Ginagawa ko kasi laging nagugugas ng kamay na with soap na ano, tapos pag yung mga ano niya pagka like kasi nagdededi pa siya eh, laging pinapakuluan yung ano niya, yung feeding bottle niya, ganun. Tsaka syempre yung naglilinis, laging malinis yung kapaligiran niya. Ang gastroenteritis ay isang uri ng diarrheal disease na nakukuha sa isang uri ng rotavirus. Ang taong tinatamaan ng sakit ay nakararanas ng pagdudumi, pagsusuka at pagkakaroon ng lagnat. Base sa tala ng Calasiao Municipal Health Office, umabot na sa 127 na kaso ng gastroenteritis ang naitala simula January 1 hanggang August 21, 2022. Nasa 70% ang itinaas nito kumpara sa 43 na naitalang kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Tumaas this year compared last year, gawa na rin ng yung strict na quarantine kasi last year. So karamihan ng mga tao sa atin takot magpa-tingin, magpa-check up sa health center, sa ospital. Pero since new normal or back to normal somehow na tayo, bumabalik na yung confidence ng mga tao na magpa-check up sa doktor, sa ospital, sa health center. Maigpit ang monitoring ng MHO sa 6 na barangay na nakakapagtala ng mataas na kaso ng gastroenteritis sa bayan. Kabilang dito ang Barangay Banlaga, Banawang, San Miguel, Ambonaw, Malabago at Buod. Nag-iikot talaga sila to inform or to educate the people kung paano ba talaga dapat makakaiwas sa AGE. Kasama dito yung tamang paghuhugas ng kamay, proper food handling, preparation, storage, saka kung paano talaga dapat i-dispose yung mga nabubulok, waste segregation, environmental sanitation. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.